isa sa matagal ng usap-usapan ay ang patungkol sa ideya ng flat earth. Ito ay yaong teorya na ang ating mundo daw ay nasa hugis flat, plane, o disk. Taliwas ito sa pinaniniwalaan ng karamihan sa atin na ang ating mundo ay nasa hugis bilog o sphere. Kaya ating pag-aaralan ngayon kung saan nagmula ang paniniwala sa flat earth. Sasangguniin din natin ang ilang mga ebidensyang ginagamit ng mga taong naniniwala dito upang ito ay patotohanan. Ang Imago Mundi ay ang pinaniniwalaan na pinakamatandang mapa ng ating mundo na mula sa sinaunang Babylonia. Sa pamamagitan nito, nagbigay ng pakahulugan ang sinaunang mamamayan ng Egypt at Mesopotamia na ang ating mundo ay isang disk na nakalutang sa karagatan batay sa nakaupit na imahe dito. Pagdating naman sa pyramid text at coffin text na parehong nagmula pa sa ancient Egypt, ay may makikita din na imahe sa mga ito na nagsasabi at sumasang-ayon na ang mundo natin ay isang dry lands na pinaliligiran ng katubigan. Maging ang mga Israelita noon, mga kaibigan, sumagi din sa kanilang isipan na ang earth ay isang floating disk na nasa ibabaw ng katubigan at may isang arko sa ibabaw nito na naghihiwalay sa langit at sa ating planeta. Kilala ang mga philosophers bilang mga taong nag-ambag ng malaki at malawak na ideya sa iba't ibang aspeto dito sa ating mundo, gaya halimbawa sa politika, sa relihiyon at paniniwala, maging sa pamumuhay ng mga tao at napakarami pang iba. Ilan sa mga kilalang philosophers ay nagkaroon din ng paniniwala patungkol sa paksa na ating tinatalakay ngayon. Ang isa dyan ay si Thales, na nabuhay pa noong 623 BC, na kinikilala ngayon bilang Greek mathematician, astronomer, at pre-Socratic philosopher. Mayroong paniniwala si Thales na ang Earth ay parang isang troso na palutang-lutang sa ibabaw ng katubigan. Sang-ayon ito sa naunang interpretasyon kanina ng mga mamamayan ng ancient Egypt at Mesopotamia. Si Anaximander naman na nabuhay pa noong 610 BC na isang Greek philosopher ay naniniwala naman na ang Earth ay isang flat short cylinder. At ganun din ang paniniwala ni Anaximenes ng Miletus na ang Earth ay isang flat na pumapaibabaw sa hangin. Taong 1956, sa pamamagitan ni Samuel Shenton, isang English conspiracy theorist and lecturer, ay itinayo niya ang IFERS, o the International Flat Earth Research Society, o mas kilala bilang Flat Earth Society. Ang layunin ng samahang ito ay maagapan ang mga kabataan na malaman ang ideya na ang mundo ay bilog o sphere. Itinataguyod kasi nila na ang Earth ay flat dahil umano sa kanilang mga nadiskubre sa kanilang pag-aaral at obserbasyon. Ang Flat Earth Society rin mismo ang kauna-unahang tumututol sa NASA pagdating sa usapin ng hugis ng ating mundo. Naniniwala kasi sila na pinipeke lamang ng NASA ang mga litrato, imahe, at mga clip na nagpapakitang nasa hugis sphere ang Earth. Minamanipula di umano ng NASA ang mga satellite images na ipinapakita nito sa sangkatauhan na kung saan makikita nga ang hugis ng Earth na taliwas sa pinaniniwalaan ng Flat Earth Society. Sa kabila ng mga ebidensyang pinaniniwalaan ng mga flat earthers, paano naman natin natitiyak na ang mundo ay ginawa sa hugis bilog at hindi flat? Ating sasangguniin, mga kaibigan, ang banal na kasulatan. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa hugis ng mundo? Basahin natin ang talata sa wikang Ingles ng Isaiah chapter 40, the verse is 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Mga kaibigan, ang binasa ko sa inyo ay isang aklat mula sa Biblia na isinulat pa ni Propeta Isaias. Ang aklat na ito ay kanyang nasulat pa noong 740 hanggang 700 BC. Di hamak na mas matagal pa ito sa mga philosophers na naniniwalang ang earth ay flat. Ang sabian niya sa talatang binasa natin, It is he that sitteth upon the circle of the earth. Sa makatuwid, ang banal na kasulatan na mismo ang nagpapatotoo sa hugis at forma ng earth. Hindi ito flat o isang disk, kundi isang circle o sphere na sumasang-ayon at lalong magpapatibay sa ating paniniwala sa tamang hugis
ng mundo. Muli na naman tayong nakasaksi, mga kaibigan, ng isang paksang magbubuka sa ating pangunawa. Impormasyong dadagdag sa ating kaalaman at magpapalawak sa ating karunungan. E paano? Hanggang sa susunod na lamang ulit. Paalam!